Hello guys, good morning niya sa Pilipinas. So, nandito na lang po ako para sa panibagong usapin. So, pag-uusapan natin dito guys si, ano, si Sertec kung ano ba yung mga possible mangyari mamaya. Kasi may numonitor ko to na baka mamaya lumipad to bigla. So, check na lang muna natin guys. So, ang bagong balita lang dito kay, ano, kay Sertec, itong sa company disclosure. Check na lang to guys. So, related naman to dito sa unang July 30 na result of organization meeting of board of directors. So, halos parehas lang naman guys. So, check nyo lang din ulit, no? So, naghahanap pa rin ako ng mga balita tungkol dun sa 5G. Ito pa rin yung July 16 pa rin yung latest nila, no? So, mag-proceed tayo dun sa technical technical analysis natin sa stock ni Sertec. So, before I start guys, please don't forget to click a Positional Traders PH. Lalong-lalo na sa mga newbie at sa mga bago sa stock market, no? So, may nakalaan ako sa inyo guys na lesson na alam kong makakatulong sa inyo sa pag-analyze o pag-decision. So, check na itong buy signal lesson guys, no? Para dito sa mga support and resistance, uptrend, sideways, at saka downtrend kung paano tayo mag-entry o paano tayo bibili or paano tayo papasok sa stock market na or stock na bibili natin. So, sa lesson na yun guys, nakalagay din dun yung exit point. Kung saan tayo mag-exit, paano tayo magka-cut loss. So, 3% ang cut loss natin. Kung medyo mahigpit ka, 1% sa total buying power mo, no? So, check nyo lang to guys na buy signal lesson. So, simulan natin guys yung technical natin kay Sertec. So, ang maganda lang dito kay Sertec guys, ito, medyo, ayan, yung RSI niya guys, yun ang tinitingnan ko dito kay Sertec ngayon, yan. Yan guys. So medyo malapit-lapit na tayo sa katotohanan diyan guys, no. Kasi nga dito guys, ang hinihintay lang natin guys, makabalik dito si Sertec, mabasag to, no. Makabasag to para medyo magkaroon na siya ng momentum. So ngayon, ang history kasi nito ni Sertec guys, madalas kasi siya nagsisimula sa oversold. Kung mapapansin niyo yung mga previous Sertec, sa oversold siya nagsisimula. Kita niyo naman to guys, oversold siya bago siya umakyat, no. So ganun na yung ano niya, ang mga history bago siya umakyat. Nagsisimula lagi siya sa mga oversold. So magandang pangitain niyan dahil umakyat na ulit, no. Galing siya sa oversold tulad nito guys, no. Ayun pa. Oversold din yan guys. So ang hinihintay na natin yung MACD niya. Ayan guys, yung MACD niya, malapit na rin mag-cross. So, yun ang hinihintay natin. Ibig sabihin, reversal. Lalo lang kapag nagkaroon siya dito sa above zero, magkakaroon siya ng momentum. So, momentum siya sa MACD, kapag nag-above zero, magkakaroon din siya ng momentum dito sa RSI natin. So, check natin guys yung charting niya, yung price action. So, kung makikita natin dito guys, lagay natin sa... Kung ilalagay natin sa 1 hour, mamaya guys, lagay natin, no. Ito ang tiningnan ko dito, bakit ako nag-exit dati kay Sertec. Kasi nga, ito, nasayang ito, lumabas kasi yung bad issue dito, yung bad news na additional capital para doon sa project nila na 5G. Tapos lumabas din naman yung project nila na 5G. Ayan guys. So kaya dito nagkabusan hanggang ang laki ng ibinaba nito guys eh. Kaya nag-exit din agad ako nung nakita ko agad yung news dun sa Facebook. Ayan, kita nyo yung drop niya 36% guys kung hindi ka nag-exit. Kaya dapat, napaka-importante guys yung cut loss level mo guys. Ilagay mong ihanda. Ngayon ilagay natin guys sa 1 hour guys para makita natin, no. Ayan. So ang kagandahan lang dito guys na nakikita ko kay, no, kay Sertec guys. Ito guys, itong trend na to. Nabasag niya na itong downtrend line niya to. Ayan guys, so yan ang nakita ko maganda. Nabasag niya yan. Tapos yung base dun sa EMA 10 ko at saka EMA 5 na ginagamit ko sa short trend, umiwalay na siya dito guys. So inihintay ko lang na bumuka pa lalo para magkaroon ako ng entry point. So yun ang inaabangan ko lagi dito kay Sertec, yung entry point ko. Kasi yung base dito sa ginagamit kong EMA 10 at saka EMA 5, kapag nag-cross na yan, ito guys, oh. Ayan, nag-cross siya dyan. Tapos, bumalik ulit siya dito, cross.
Ayan, yun mga entry ko at saka exit. Ayan, 10.13%, no? So, ayan guys. Just in case medyo iniintay mo lang din yan, just in case gusto mo matutunan yan, hintay mo lang mag-cross. Ayan, sakaling mag-cross dyan, tulad yan, nag-cross yan, dito nag-cross ulit, may 3%, 3.62% ka na guys, no? So, check natin yung support and resistance guys ni Sevtek. Dito sa one day, no? Okay. Para may idea tayo kung saan tayo sasalo. So, ito support ang current niya. Ayan, ito. Support and resistance dito sa part na to guys, no? Ayan. Gawin natin, ayan. Tapos, another support sa next level. So, natin ilagay. Para sigurado, mas makita natin yung pinaka-pulido. Susunod niyan. Hindi, ito na yung pinaka-huli. Ayan. Tapos, lagyan natin ng resistance. Ang level na yan. Meron pa dito sa level na itong isa. Ayan. Lagyan natin pula. So, ganun lang ako maglagay guys ng support and resistance. Para na-identify natin agad. Lalagay ko sa week kasi mas malinis tingnan sa weekly yung kapag nilagay mo yung chart. Tanggalin natin itong mga price na yan. Ayan guys, no? Kung sakali, sa opening pa lang guys, titingnan natin. Sa opening, kung sakali tumaas, from dito hanggang doon sa, ayan, 4.16% guys, no? Pero titingnan pa rin natin to guys na isang resistant itong level na to, oh, itong gap up na yan. Titingnan natin din yung, kasi may gap up siya dito, oh, ayan, tapos ito, may resistant din siya, no? Kumbaga, bakit nabasag itong resistant na to gawa nung gap up na yan. Ayan. So, check natin kung magkano yan. Simula dito sa opening, may, dahil may 4.16% dito. Ayan, 23%. So, ang cut loss level natin, pang opening, 3%, sabi natin, ayan, 5.38 guys, or 5.55. Tama, 5.38 nga. No, ayan guys, 5.38. Yan ang cut loss level natin sa 3%. So, ayan lang guys, no? So, tingnan natin mamaya kasi ang tinitingnan ko kasi dito guys, isa pa ito, itong August 4. Kung pumula to, ibig sabihin, magbebentaan din sila gawa ng record date. Kasi ito yung record date kung yung kahapon. So, ina-expect ko, baka mamaya magbentaan sila. Ngayon, kung magsakaling magbentaan, titingnan natin kung ansalo natin dito sa 5.06. Kung wala, tingnan na natin dito sa pinakamababa sa 3.5 or 3.6. Kasi yung mga nakabili para sa dividend, baka magbenta, mag-sell sila. Ayan. Kasi ano to, record date, August 4, kahapon. So, check natin mamaya, guys. No, I hope guys may na-share akong idea sa inyo, guys. So, good luck sa trade natin mamaya, guys.